Yo guys, so another video for today. So ang topic natin ngayon, paano maiiwasan maban sa Axie. Okay? So para sa mga nag-a-apply ng scholar or nagbabalak na maglaro ng Axie, bumili ng Axie, you must watch this video para maiiwasan ang pagkaban ng inyong mga account. So simulan na natin. Okay guys, kaliwat kanan ang naririnig natin na pagbaban ng mga Axie ngayon. So baka maaari iba sa atin is hindi aware, no, dun sa mga rules and guidelines ng Axie. So ibibigay ko sa inyo, guys, meron akong nalista dito na siyam na hindi niyo dapat gawin. Okay, punta tayo sa number 1. Okay guys, number 1 rule, kapag magme-maintenance or lag, make sure guys, na hindi nyo na i-force na laruin ang mga Axie ninyo. Okay? Much better na laging tumingin sa announcement ng Axie kung may maintenance ba ito or ayun, kung may maintenance ba ito. Kapag na-experience nyo ito, mabuting i-restart ninyo yung app. Exit nyo muna and then pasok ulit. Kapag once na parang malag pa din, magtanong-tanong na kayo kung maintenance ba or may ginagawa ba. Basta huwag nyo nang ipilit ipasok ang Axie ninyo. Kasi baka ma-detect nila na bakit ikaw nakakapasok, which is magkakos yun nung pagkaban ninyo. And make sure guys na na-close nyo yung apps ninyo. Hindi kasi minsan sa cellphone natin, akala natin na-close na. Pero kapag kinilik mo yung parang select ng mga ano, ng mga applications, parang nandun pa. Make sure naka-swipe out yung mga ano ninyo ha. Naka-swipe out or naka-exit yung application nyo ng Axie. Okay guys, punta tayo sa number 2. Merong mga nandadaya. Guys, ito, may mga nandadaya. Gumagawa ng dalawang account. Okay, meron silang dalawang account. Pero, iisa lang ang team nila ng Axie. So, may tatlo lang silang Axie. So, ang ginagawa nitong mga mandaraya na to, okay, kapag ka natapos na yung 150 SLP, ang gagawin, igigift ngayon doon sa another account niya. Diba? Pandaraya yun. So, bali parang every, ano, nakakaano siya, 300 SLP per day. Wag na wag mong gagawin yan. And sure na sure, mababan ka. Number 3 guys, to number 3. Lalo na sa mga bago, mag-ingat sobra ha. Lalo na sa mga scholar, okay? Huwag na huwag babaguhin yung time and date ng inyong cellphone nyo. Make sure na naka-default settings lang ito, huwag nyong babaguhin. Once na nag-install ka ng Axie, nilaro mo na to, nalalaro mo na, nag-change ka ng time and date, taktay na, automatic ban ka. Sinasabi ko sa iyo. Okay? Hindi to Candy Crush, guys. Nadadayain mo na para magkaroon ka ng ano, 'di ba? So wag na wag, mababan ka. So itong number 4, guys, not sure ako dito ha. Pero kasi baka yung sa mga 14 to 24 hours na naglalaro ng Axie, hindi ko alam kung bakit aabot ka ng ganung oras, 'di ba? Baka lang na-detect ng Axie na parang bot ka. Bakit wala tong pahinga, 'di ba? Bakit parang laging naka-online to na 24 hours. Eh mga ilang hours ka, parang 6 to 8 hours lang kaya mo nang kumpletuhin yung ano mo eh, yung daily task mo or ano pa man. So, ingat guys. Hindi ko to sure, pero may nabasa ako na baka ma-detect na bot ka at masama ka sa pagkaban. So, guys, pahinga din, hindi naman kailangan na 24 hours i-grind ng ano, ang Axie. At isa pa, kapag mayroong lumabas na verification, make sure lang guys na nakiklik nyo yun, yung verify or yung puzzle, make sure na nashushoot nyo ng maayos yung puzzle na yun. Baka kasi makailang mistake ka, yung ma-detect ka na parang bot ka. Bye-bye. Ban. Number 5. Ito guys, napaka-importante din ito ha. Make sure lang na one device, one account. Okay? Sa isang cellphone mo, make sure na ang lalaruin mong Axie na account, isa lang. Hindi pwedeng gumawa ka ng dalawang account, tapos bubuksan mo din dito sa cellphone mo. Hindi, mababan ka. Okay, tanong. Dito sa laptop ko at sa cellphone ko,
isang account pwede. So, pwede ko siyang laruin yung Axie ko sa laptop ko. Pwede ko din laruin yung Axie ko sa cellphone ko. Pero, one account. Okay? One account lang ang pwede. Okay, number 6. Ito, minsan nagiging problema ito ng mga naghahanap ng scholar. Okay? Kapag gagawa ka ng scholar, pag magpapa-scholar ka, gumawa ka ng account dun sa laptop mo. Siyempre, gagawa ka ng panibagong account ng another Ronin wallet, another MetaMask, yun. Tapos, email address. Okay? Kapag gumawa ka, wag na wag mong ilalagin yung mga account na yun sa cellphone mo na meron ng Axie or sa laptop mo na may na-install lang Axie. Okay? Madidetect kasi ng system yun na parang multiple accounts ka. So, wag na wag. Kung gusto mo naman na parang laruin siya, kunwari, sasabihin ko, kunyari ako may laptop at cellphone, dalawa na account ko. Ang gagawin ko ngayon, yung main account ko siguro nandito sa laptop, yung second account ko nasa cellphone. So, paano ito? I-clear ko itong cellphone ko, uninstall ko, clear data, parang reformat na eh, para safe. And then, antay ako ng 24 hours. And then, tsaka ako ulit i-install yung Axie dito para mas safe lang at sure. Okay? Okay, number 7. Kapag nagpapalit ka naman ng, kunyari, nasira ang phone mo, nagpalit ka ng cellphone, i-install mo yung Axie, dun sa setup nung new phone mo, make sure lang na yung time nakaset talaga as default lang. Okay? Kasi kapag hindi mo yung naset ng default, tapos nakapag-Axie ka na, kagaya ng sinabi ko kanina, pinalit na mo yung date or time, patay na. Bannable yun. So, meron ka ng phone, dun sa dati mong phone, huwag ka na huwag kang mag-login ng ibang Axie account. Okay? Make sure na 24 hours din muna ang pagitan. Okay, number 8. May nabasa ako nito, pero not sure lang ha. Pero, para sa inyong info, ano na din, para sa inyong, para sa kaalaman nyo na din, okay? Once na bumili kayo ng Axie sa marketplace, safe, para safe lang. Okay, wala namang mawawala kung gusto mo maging safe. Antay ka muna ng 24 hours bago mo laruin. Ito hindi ko to sure, pero nabasa ko to. Okay, bakit? Kasi merong mga player na bago nila ibenta sa marketplace yung Axie, nilalaro muna nila, ginagrind muna nila. So, kunyari yung team na yon, nakuha na yung 150 SLP na yon nung araw na yon, tsaka nila ilalagay sa marketplace. So, hindi ko alam yung ngayon yung action ng Axie about doon, kung kailangan pa ba mag-wait ng 24 hours pag galing marketplace, or ano, basta. Eh, kung yung team na yon nabili, di ba? So, antayin na lang ng 24 hours. Okay? Para safe. Para safe. Ito pa, isa pang dahilan kasi yon. Kunyari, di ba, ngayong umaga, nagbenta, ginrent ko 150. Natapos ko ng tanghali, binenta ko sa marketplace. Nakuha mo. Tapos ngayon, yung ginawa mo, nilaro muna, nakakuha ka din ng another SLP na naman. Gamit yung account na yon, gamit yung Axie na yon. Baka ma-detect ngayon ni Axie na, teka, parang pandaraya itong ginagawa nito sa akin ha. Parang nakadobling SLP ka. So, baka ma-detect ka na nandaraya, maban ka. Okay? And last, guys, number 9. Bawal ang kahit na anong VPN. Huwag na huwag kayong mag-set ng VPN sa cellphone ninyo, guys. Ingat lang, ha? And even sa mga laptops and computers ninyo, huwag na huwag kayo mag-aano ng VPN. Okay? So, that's it for today's video. Sana makatulong to sa inyo itong information na to. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Okay, sana mas madagdagan yung pais ko natin soon. Okay? See you!